calling the complaint an erroneous accusation. Suspended the Banban Mayor Alice Goo on Thursday asked the Office of the Ombudsman to lift the prevention suspension imposed against her. Okay? All accusations against her herein respondent ang sinasabi nila rito exceedingly distorted, exaggerated, and fabricated stories viciously designed to hoodwink his dishonorable office that herein respondent committed grave misconduct, serious dishonesty, neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Read the motion for reconsideration. At ang sinasabi pa nga rito ng abogado ni suspended mayor Alice Goo, why won't she issue a mayor's permit if the applicant is compliant? Because we have the Anti-Red Tape Act and the East of Doing Business. So if you don't issue a mayor's permit, you are the one who will be charged. Oh, yun ang sinasabi ng abogado ni Mayor Goo. Oh. Well, ako partner ha, yes. Siyempre irerespeto natin yung opinion ng lawyer. Ganun talaga yun. Diba? Kaya, kumbaga, huwag tayong maging nega kay lawyer, kay attorney Steven yata yun. Na lawyer ni Mayor Alice. Goo, kasi gagawin niya talaga yung lahat. Para diba? To prove na walang kasalanan yung kliyente, di ba? First of all, kasi nakita ko October 25 yung na-issue yung business permit. Hindi po ba alam ni Mayor Alice na na-revoke itong permit? Hindi niya tinanong ba na kung meron silang provisional license from PAGCOR, which is a requirement for the issuance of a business permit? Well, nung in-issue niya yung mayor's permit ni Mayor Alice, merong provisional license. In fact, subject yan sa stipulation that it can be revoked kung hindi makukuha yung license. But there was a provisional license. Pero hindi na renew, di ba? Tapos tama po ba yung appreciation namin ng facts, Attorney David, na kumbaga hindi pa paso yung provisional license from PAGCOR, nabigay niya yung permit, pero after correct. Some months, biglang nag-expire, hindi na na-renew. What then happens nga sa business permit ng ganon? Hindi ba automatic na-canceled yun because that business permit was given, of course, with the assumption na may actual, active, valid gaming license? By operation of law, automatically makakancel dyan. Kasi yun nga ang condition. Mm-hmm. But ang issue dito, ang pinag-uusapan, when she issued the mayor's permit, meron bang compliance yung applicant? Mm-hmm. Meron. Kaya nga, ang issue lang naman dito, yung pag-issue niya ng mayor's permit eh. Bakit? At that time, nung in-issue niya yung act na yan, compliance yung applicant eh. There was a provisional license given by PAGCOR. Mm-hmm. Oh. Okay, so ilalagay ko ngayon yung sarili ko sa opposite side. Okay, sige. Sa opposite side ako. Oo. Okay. Kung ako yung makakalaban nung law ni Attorney Steven, sabi niya, may provisional kasi to partner. Provisional permit na binigay ng PAGCOR. Mm-hmm. Yun yung sinasabi nila, may provisional permit. Mm-hmm. Diba? Parang nadinig ko kasi siya, sinabi niya parang nag-start daw makapag-operate January na of 2024. Okay, ngayong taon lang. Pero yung ibang news, ang sabi as early as October 25 na allow na daw nitong si Mayor yung pag-ooperate ng June 1. Okay, So, skip na natin muna si date. Okay. Ang sabi niya, okay, walang kasalanan yung kliyente ko kasi may provisional permit na in-issue ang PAGCOR. Mm-hmm. Okay. So, pag provisional permit, ibig sabihin, teka lang, may kulang ba to? Kasi provisional lang siya eh. Hindi siya yung masasabi na yung buong permanent, na kumbaga, walang question. So, ba't provisional? Diba? May condition ba? May kulang ba? Bakit provisional? Nung in-issue niya yung mayor's permit ni Mayor Alice, merong provisional license. In fact, subject yan sa stipulation that it can be revoked kung hindi makukuha yung
license. But there was a provisional license. So, unang question yan, di ba? Pangalawa, kung ako ang magiging, ang mag-o-object doon sa motion, unang-una, as a mayor partner, you have the obligation to check everything. Di ba? Kung nahuli na ito as early as February 2023, being a mayor, hindi mo ba titignan? Di ba? Pag hindi mo tinignan yan, at hindi tinignan ng building officer mo yan, may negligence na kayo. Oo. Di ba? As early as February 2023, nahuli to, ibig sabihin dapat maalarma ka na. Di ba? Maalarma ka na. Mm-hmm. Ano ang meron sa loob at bakit na raid? Lalo tigit, nasa likod lang yun. Mm-hmm. Ng ano, partner. Overlooking. Ng munisipyo. No. Arestado naman ang higit 800 katao sa isinagawang raid ng mga pulis sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Banban, Tarlac, na isang umanong illegal pogo company. Ayon sa mga otoridad, nagpapatakbo rin ng cryptocurrency investment scam ang pogo. Higit 300 sa naaresto ay foreign nationals, habang 500 naman ay mga Pinoy. Kabilang na ang operator na isang Malaysian. Nakatakas sa raid ang isang Filipina-Malaysian at 2 pang dayuhan. Maharap ang mga sospek sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Diba? Nung nasa Senado kasi siya, sinabi niya, hindi mo ba ito tinignan? Hindi daw. So, that's negligence. Okay. That's negligence. No. May paglabag na siya doon. Oo. Meron ka ng negligence, uh-huh, di ba? Kumbaga ina ka ng munisipyo, ng town, nalalagay sa peligro itong lugar na to na pinapaupahan ng Baofu na dating ikaw ang majority ownership. Mm-hmm. Di ba? Wala kang pakialam. Sayan, partner. So, nung nalaman niya, di ba, sabi niya naman, nalaman niya. Siyempre, nalaman niya na may kaso. Ano muna ang ginawa mo? Correct. That's February 2023. Anong ginawa mo para ma-prevent yung same scenario at yung same illegal activities na naganap noong February 2023? Kahit sabihin mo pa na yan ay may provisional permit, partner, hindi ka dapat parang kabayo lang. Yung may takip, kung saan ka dali ng tali, doon ka pupunta. Hindi pwede. May discretion kayo. Hindi ito masasabi na magkakaroon na issue about red tape. Ang mayor, may discretion. Hindi porkit meron yung papel na inilatag sa'yo, kompleto ako, you have to check, you have to evaluate. Kung may nakita kang mali, pwede mo yan tanggihan. Eh, meron ng krimen na nangyari noong February 2023. Provisional permit? Okay, you check. Eh, ba't naganap ulit yung illegal activities at naging cause pa ng pag-raid noong March 2024? Hinayaan mo na dapat sana, partner, kung hindi mo to pinayagan, kung anumang mga abuso nangyari noon, Bugbugan Blues, di na sana naganap kung pinigil mo. Tama. So that's negligence. Mm. Sabihin ko man, hindi ko man mapatunayan as of now yung iyong participation at yung link sa logo. Mahirap din kahit sa sinasabi logo, nila. Pogo. Oo. Kahit hindi ko, kasi wala akong dala, wala akong hawak eh. Although may mga ano nga, may mga binabanggit nga rito, partner. Mm. Metro ata yung mga ng kuryente. Ah, nakapangalan pa sa kanya. Nakapangalan sa kanya. And oh, even yung ibang mga kotse na nakapark doon. Sa kanya pa nakarehistro. Oh, na sinasabi, ito yung mga posibleng mga magpapatunay. Na-link mo. Oo, oh, na-link. Okay. Kasi mga kayubi, mapapansin dyan, yung bill ng kuryente, partner. Sabi niya kasi, i-analyze natin to, ha. Sabi niya, nabenta niya, nag-divest na siya ng kanyang ownership at shares. Mm-mm. Sa Baofu bago pa siya tumakbo. So, di pa siya mayor. Mm-hmm. Di pa siya mayor, ha? Bakit ngayon, doon sa electric bill nila,
sa statement of account nila, partner, ang nakalagay na pangalan, Mayor Alice Go. Oo. Bakit mayor na? Ba't may mayor na? Oo. At hindi ito niya trinansfer. At hindi niya transfer. And at the same time, ba't nga may mayor? Oo. Diba? Ano yung paggalang nung ano nung electric company? Na nilagyan ka ng mayor? Mm-hmm. Diba? So, isa yon partner. Kasi sabi niya na, Davis, bakit nasa iyo pa? Okay, sabihin natin, hindi pa na-transfer. Diba? Pero mayor ka na eh. Nag-divest ka na. Mm-hmm. So, dapat, inisa-isa mo to. So, another negligence mo yan. Diba? Di ba masisisi na pag-isipan ka na party ka ng Pogo? O, may sasakyan nakapark sa loob mismo ng compound. Uh-huh. Partner. Sa kanya pa rin nakapangalan. Hindi pa rin daw niya na-transfer. Again, partner. Mayor ka na. Nasa iyo pa rin yan. Pakita mo yung deed of sale. Sino nakabili? Mm-hmm. Diba? Pakita mo. Kasi, negligence pa rin yan. Pero let's face it, mga kayubi, totoo naman. Kahit nagbenta tayong sasakyan, minsan mga wala pang date yung deed of sale eh. Yung iba, ibenta mo na yan eh. Totoo yan. Totoo naman nangyayari yan. Pero you should have, you should give the copy ng deed of sale mo. Correct. Diba? Yung dokumento to prove mo na talagang yun ay naibenta mo na at hindi na sa'yo. At kung sino, kung kanino mo man naibenta yan, bakit nando dun? Mm-hmm. So naibenta mo ba sa dati mo ring partner na taga Baofu? Yan. So isa yan, partner, di ba? So marami kasing mga questions na tingin ko, medyo mahihirapan si Atty. Steven na i-prove in favor of Mayor Alice Go. Compliance yung applicant. Mm-hmm. Meron. Kaya nga, ang issue lang naman dito, yung pag-issue niya ng marriage permit eh. Bakit? Eh at that time, nung in-issue niya yung act na yan, compliant yung applicant eh. There was a provisional license given by PAGCOR. Pero bakit hindi po na-revoke ito, no? Kasi that is another issue. Correct. Hindi naman kasi yan ang pinag-uusapan, ang issue. Why did she issue a mayor's permit during the time na nag-apply? Because there was a provisional license at that time. Eh bakit naman po hindi na i-revoke yung business permit nung napaso na po yung provisional license? I know that's a different matter, but out of curiosity, would you know why? That is actually the argument of the Office of the Ombudsman. If there is a condition on a certain privilege, that is all automatically revoked kung hindi niya na-comply yung conditions na yun. Hindi na niya kailangan i-revoke yun. Subject to a condition, di mo na-comply, they revoke. Revoke na yun by operation of law. Correct, but her former land, a piece of land, as part of the Baofu land development, which she says she has divested from, she should have, done something, knowing that na-revoke na nga po itong license ng Zone Yuan. Bakit wala pong ginawa si Mayor? Ano ba dapat ang gagawin niya doon? Hindi naman, wala naman siyang participation sa operation na yan. Wala siya rin eh. Wala naman siyang role dun eh. Oh, pero trabaho niya po bilang mayor to make sure that everybody is compliant. Alam mo, yung pag-monitor ng mga Pogo operations na yan, hindi siya may trabaho niyan. It's the legal responsibility of PAGCOR. Meron silang 24-hour monitoring operation dyan for platform audit. Kasi, there are gamblings here, bidding, etc. Ang government is interested in the taxes that will be remitted to the PAGCOR. So hindi ang mayor ang may gawa, ang may responsibility noon. Ang isa pa palang point, bago ito mabigyan ng provisional license ng PAGCOR, hindi ba nire-require yung LONO, yung letter of no objection? At ito ay manggagaling sa munisipyo. Sasang-ayunan ito ng sanggunian. Ibig sabihin, yung lokal na pamahalaan ay may partisipasyon na bago pa man mag-issue ang PAGCOR ng provisional license. Hindi ba yan yung ginawa dati ni Mayor Alice Go pabor sa Hong Sheng? Lumalabas sa records na siya ang nag-apply, nag-facilitate para magkaroon ng letter of no objection itong Hong Sheng? So hindi ito pwedeng takasan ng kampo ni Mayor Alice Go. Nasasabihin niya, binigyan namin ng business permit kasi meron provisional license.
Pero hindi ba ang unang step dito ay magkaroon muna ng letter of no objection na manggagaling naman dito sa inyong lokal na pamahalaan? Diba? Kasi maraming mga questions talaga na hindi masagot na hindi pumapabor kay Mayor. Mm-hmm. Kahit na, sabi nga natin, kahit anong gawing mong turo sa kliyente, kung lalabas at lalabas minsan yung totoo sa pagtatanong. So, yun lang yung party ko. Party. So, tingin ko itong MR, baka mahirapan sila na mapag-grant. Oo. Diba? Lalo na yan, lalo na to, partner. Mm-mm. Nagiging issue yung marami daw na politiko, nasa hudikatura, na parang nakikita nila na kasabwat. Oo. Pero, well, itong partner, yung pag-i-issue sa kanya ng preventive suspension, ito'y para hindi lang naman, partner, maapektuhan yung ginagawang investigasyon o ma-impluensyahan. Yan ang sinasabi nila dyan. Sa mga pagtatanungin nila o pagtatanungan, dun mismo. Yes. Oo, sa bamban, lalo tigit sa loob ng munisipyo, partner. Yun naman kasi talaga, partner. Yun yung reason kung bakit may preventive suspension. Mm-hmm. This is in line with the investigation. So, mag-iimbestiga kasi para kung ano man yung dokumento dyan, hindi mo yan matatamper. Okay. Kasi wala ka na eh. Wala ka na sa loob eh. Kumbaga sa crime scene, nakakordo na yan. Mm-mm. Hindi ka na pwedeng pumasok. Oo. Hindi ka pwedeng makialam dyan. Hindi ka na pwedeng makialam. So, yung mga tao ngayon na may alam, hindi sila matatakot magsalita kasi wala dun yung taong involved. Mm-hmm. Eh, unlike yung pag nandoon, matatakot ka, di ba? Kasi ito si ano, kinausap. Ito si ganyan, kinausap. Oo. Tapos ganyan yun. So yun yung may fear. Oo. Pero sa tingin mo nga, partner, mukhang malabo sa yung opinion. The way I see it, mukhang magiging malabo na ilif. Oo. Kasi, kung wala ka naman din naman tinatago doon sa loob, partner, wala ka naman dapat i-fear. Oo. Wala ka dapat katakutan. O sige, go ahead, you investigate. Although yung pagpa-file ng kanyang motion, partner, is part of ng kanyang due process, karapatan niya. Mm. Sabi nga, ang lawyer talaga, gagawa at gagawa ng paraan kung ano ang gusto ng kliyente. Yun nga, binabanggit ko nga kanina, even si Senator Win Gatchalian, ng pagkabahala sa posibilidad o sa posibleng pag-lift ng suspension kay Banban Mayor Alice Goo, yung preventive suspension sa kanya. Kasi sinasabi nga niya, medyo delikado yun. Mag-probity check pero fake address. In capitalization, hindi pasado. And then discover pa, high risk. All of these scenarios are already red flags for them not to operate. Bakit pa natin pinayagan mag-operate? PAGCOR, may office doon sa Hongsheng. Meron kayong opisina doon, pero mangyari pa rin to. Yung office namin po doon, we started it in November 9, 2023. Because we consider Sun Yuan as a high-risk IGL. There's no such thing as provisional license. That's number one. Number two, by the time they applied, hindi siya pasok sa minimum qualification ninyo of capitalization. Correct, attorney? Yes, sir. Correct. Tapos high risk pa siya. Tama? Yes, sir. Bakit natin pinayagan mag-operate? Actually, sir, when we gave po the provisional license, they are still undergoing vetting po or the probity check. Kasi po, diba, as we have explained... But the provisional license created problems. Dapat simple lang eh. Approve or disapprove. If you have the qualification, approve. Anong nangyari? Hindi sila qualified, binigyan natin ng provision. Nag-operate sila ngayon. Eh, high risk pa. Common sense eh. If it's high risk, we should have shut down the facility. By allowing them to operate, tuloy-tuloy yung kanilang human trafficking, tuloy-tuloy yung kanilang
scamming, tuloy-tuloy yung kanilang torture. Kung malift yung preventive suspension, dahil gusto natin, pati yung mga nandoon sa municipal hall sa Bamban, magsalita. Mag-cooperate. Kaysa ginagawang investigasyon. Kasi ang gusto lang naman ritong malaman, yung katotohanan. Yes. Lalo't higit, yung di umano involvement niya, partner, sa operasyon ng Pogo, at, di ba, yung kanyang pagkatao din. Medyo, yes. Partner eh. Sabi nga nila, napaka-misteryoso yung kanyang pagkatao. Kasi sabi nga ni Senator Gatchelia rito, kapag nandyan daw, obviously, pwede niyang impluensyahan. Kaya napaka-importante na ituloy yung preventive suspension. Yes. But the way you see it, sabi mo nga partner, dito sa mga lumalabas na ebidensya, mukhang mahihirapan mahina partner. Mahina yung grounds para sa MR. Basahin ko lang si Taratak partner. Ah. Oh, sige. As to Attorney David, nakakatawa ang defense niya. Kung ako ang ombudsman or any court, iko-contempt ko yan for insulting our intelligence. It's hilarious. Nadinig niyo ba? Hindi ako nasabi niya. Si Talatak. Ang sa akin lang, partner, siyempre, sabi ko nga, lahat ng pwedeng gawin ng lawyer, kahit mahina pa yan, didepensahan niya yung kliyente niya. Yun talaga yung trabaho niya eh. Diba? Yan, siyempre, kung paano siya, paano i-appreciate yan ng court, ng ombudsman, depende na sa ombudsman. Diba? Yun lang yung sa akin. Kasi sabi ko nga, nung nadinig ko yung ibang interview niya, nahihirapan ako sa akin, the way I see it, nahihirapan din siyang idepensa si Mayor. Mm-hmm. Kasi ang dami talagang pabago-bago, partner. Kasi mahihirapan talaga siya, mahihirapan siyang i-convince. Ay, ito pala, isa pa. Nadinig ako, ito siguro na nakakatawa, sabi ni Talatak. Nadinig ko kasi siya, sabi niya, bakit hindi niya nakilala yung kapatid niya? Oo. Diba? Ang sabi ni attorney, kasi yung kapatid niya, ang tanong kasi, kung kapatid niya lang sa nanay. Mm-hmm. Ang alam niya, hindi niya kapatid sa nanay yun. Yun na sagot ha, ito yung sa interview eh. Hindi niya anak siya sa nanay lang. Mm-hmm. Hindi niya inisip na ang pinag-uusapan ay kung anak siya ng nanay at tatay niya. Teka lang, di ba? Nakita ba ni attorney David, ng mga lawyers ni Mayor, yung tatlong birth certificate partner. Lahat ng birth certificate ng partner, iisa ang nanay at iisa ang tatay. Same. Same Amelia Leal and same, anong pangalang tatay niya? Angelito Goo. Pareho. So it means, itong tatlo, si Simen, si Sheila, saka si Mayor Alice, isa lang ang nanay at tatay. So bakit yung sasabihin ni attorney na ang alam niya, ang kapatid niya lang to sa nanay niya. Even if sabihin natin, still kapatid mo. Bakit sasabihin mo hindi mo alam kung kapatid mo? Mm-mm. Napakalabo naman nun, attorney. Diba? So doon siguro medyo mga question. Sabi ko nga, wala tayong magagawa. Yung trabaho talaga ng attorney. Pagtanggol ang kliyente niya. Bakit daw hindi sinight in contempt si Mayor Alice? Ilang beses nang nagsinungaling. Well, oo nga. Siguro kasi maganda. Mayaman. Kaya medyo mahirap. Pero hindi na pagsabihin to na kahit bilyonaryo ka. Oo. Kahit bilyonaryo ka at kahit may chopper ka, ha? Hindi mo kami pwedeng pagsinungalingan dito. Parang wala akong nadinig na gano'n. Kaya yun, reaction lang naman yun, partner, ha, ng ating mga kayubi.